si Jocelyn Refuerzo. Ito po yung nanay at caregiver po siya sa Canada. Kasama po niya ang kanyang anak na si Gerald Alvin Refuerzo na nasa Canada din po at nirereklamo po ang girlfriend ng kanyang anak na nakilala nito sa Facebook dahil po sa paghingi ng napakalaking pera sa kanyang anak. Ang tatay at kuya raw ng girlfriend ang siyang kumukuha daw po ng pera na sa kabuang alaga ay umabot daw po ng 2 million pesos. Wow! Ang laki na on attorney. 2 million pesos. Tapos 17 years old pa lang yung nirereklamo. Matindi ito. Ma'am Jocelyn? Yes po, attorney. Nung Monday po lang namin nalaman na simot na pala yung checking account niya at nakapag-loan pa siya sa lending ng 10,000. So syempre, kami po, ang inaasahan namin, pinaghirapan po niya yan na sana niya pang tuition po siya sa college pag mag-back to work. Nag-work po lang po siya for the meantime kasi nag-pandemic po. Nalaman namin na wala na pala yung negative 339 na nga po nung Tapos nung na-approve yung loan niya, naging 9,600 kasi nga negative, nag-overdraft po yung yung checking account niya . Siyempre kaming mga parents, ma'am, inaasahan namin may laman po yung niya kasi of course kami po yung gumagastos sa bills, apartment, yung sa insurance, yung telepon, yung cellphone niya kami pa ang nagbabayad, which is sa tatlo kaming cellphone is 430 point something dollars po yung nabayar. Okay. Ang ambag lang po niya, mga sa palengke, yung sa pagkain lang, yun lang po. Kaya nakakaipon siya ng sarili niyang pera. Okay, sige yun, ma'am. Opo, at ang nakakabilib nga po dahil 22 years old pa lang po yung anak ninyo, tama po? At opo. Meron na siyang ganitong kalaking pera, yun nga lang ay kinuha lang ng kanyang girlfriend. Yun nga ang masakit, pinaghirapan ng anak ko, tapos parang ibibigay lang na parang candy or na pagkain na parang wala lang. Sige po, ma'am. Sa amin, masakit nga . Ito po mga relasyon ni Gerald at Maybelline. Kailan po ito nagsimula? November 12 po, ma'am. 2021, ma'am. 4 months pa lang sila at nakadalawang million na si ate. Wow. Sa work niya kasi, parang ito, balisa na nag-ano ng pera kasi itong girlfriend niya po nung wala nang laman yung checking account niya, nagpapaano ng pera kasi pang daw nung kapatid nung kuya niya ng pang-show money kasi gusto niyang pumunta ng Canada po. So Sir Gerald, saan niyo po nakilala itong si Maybelline, yung inyong girlfriend? Sa Facebook po, ma'am. Okay, kasi si Maybelline ay nandito sa Pilipinas, tama? Opo, ma'am. Nang magkakilala kami sa GC, ma'am, na group chat. Sino ang unang nakipagkilala? Kayo po? Ako po, ma'am. Paano po nagsimula yung paghingi ng pera? Nung umpisa po ba, wala namang ganun? Wala pa namang ganun nung naging kami na, ma'am. Pero nung November 30 na, nagsimula na ng manghingi ng pera, ma'am. Andun na. Nagpadala ka ng padala ako, ma'am. Yeah. 1,267.45 Canadian, equivalent to 50,000 pesos. Pwera pa yung service charge. Yun ang first na padala po niya. Nandito po, Halos isang linggo lang. Isang linggo lang. Isang linggo lang ang nakalipas ay humihingi na siya. Ilan niya po, ang bilis? Humihingi na po siya ng magkano, ma'am? Magkano po yung hiningi noong November 23? Yung initial na hiningi niya is 5,000 po. Kapag nagde-demand daw po ng pera, ayan po. Hoy! Padalhan mo na ako, 40,000, hoy! Hoy! Tapos hindi pa nakontento, isa pa pong hoy. Habi, sa Monday, 500,000 daw muna, please. Uh-oh. Ayusin mo yan. Please naman, ayusin mo yan. Sana para naman sa Monday, sana naman sa Monday daw meron ng 500,000 muna para di ma-block at makita ng immigration. Send ka muna ng 50,000. Yung kuya niya gustong pumunta ng Canada, nagpapatulong. Kaya nga po ang parang usapan po yata nila na itong anak ko magpa-fund sa show money. Kapag hindi ako nagbibigay, aawain at mumurahin niya ako. Maraming mura diyan, 'di ba po, ma'am? Hindi ko kasi expect na
ganyan siya na magmura sa akin, ma'am, na kagrabe na kapag wala akong maibigay. So talagang na in love po kayo dito kay Maybelline, ganun ba 'yon? Ang ano nga eh, attorney eh, nagka-boyfriend din kami ng asawa ko, pero wala, never na involve yung ganyan, yung perang ganyan. Eh sabi ko sa kanya, anak ko, ang mahal naman ng babaeng yan, it's worth millions, sabi ko na sa kanya. Parang bumili ka ng mansion, sabi ko sa kanya. Hindi pa sila nag-meet in person po, attorney. Hindi pa sila nag-meet in person. 17 years old pa lang si Maybelline at 22 years old pa lang si Gerald. Meron pa kasi ditong mga sinasabi na papadalhan kita ng 6,000 Canadian dollars. Tapos sabi pa ni Maybelline, bakit 6,000 lang? Yun pala, ang 6,000 Canadian dollars ay 240,000 pesos. Pero maliit pa rin sa kanya yun. My God. Yun nga, at attorney, may mga pagmumura. Nung nabasa ko yung convo nila, ay siyempre gulat na gulat ako. Siyempre as parents, as nanay po, siyempre nanghihinayang ako sa pera niya. Yung sa chat, yung chat niya, ang mura niya mga ano, yung ganun po. Ah, okay. Nabasa ko na ma'am yung sinasabi niyo, naalala ko po 'yan, no, yung PI, yeah. Dapat doon ka na lang kumuha kay mami mo. Para okay na, madali na lang, isusoli lang ni kuya. So hindi siya na kontentong simutin yung account ni Gerald. Gusto pang humingi sa nanay ni Gerald kay Ma'am Jocelyn. Nabasa ko din kasi ako po yung nag-screenshot dyan eh. Pina-open ko lahat yung mga convo nila. Tapos ang kinakagalit ko, itong babae na yan, inuutosan pa yung anak ko na kunin yung debit card ko at saka credit card at saka line of credit. Wow, at 17 years old, wow. Tignan nyo, talagang literal na scammer, ang galing-galing niya. Okay, sige po, para magandang hapon. Ano pong masasabi nyo doon, ma'am? Noong una po kasi po, ma'am, excuse me, ma'am. Jesus. Kunti lang po yung alam namin sa Tagalog, pwede Bisaya, ma'am. Pero ang galing niya mag-Tagalog dito. Pag nangihingi ng pera kay Gerald, ito, Tagalog to, oh. Yung mga chat niya. May translator pala kami dito, sir. Ayan. Si Maybelline na lang daw. Kinunahan, ma'am. Katungong nagkailami ni Gerald Alvin. Yan, sige na may chat-chat din. Nagkaila na may ana niya. Nagkauyab na jud mi. Yang gipadala una, dili 50,000. It's 30,000 po. Ito po yung resibo nung una niyang pinadala. Kaya nga, so nagpadala pa rin. Meron din po silang mga resibo pero, dito. Wala na'y trabaho si Papa ato niya. Niya si kami ni si Papa nagkasakit man niya, high blood as og sugar og yang baga na diterin siya yang baga niya. Daot na kayo mo to nakakita si Alvin, nag-video call mi ato niya. Lingon siya ngano na imo papa kay perting daot ta. Then akong giingon niya na'y sakit niya mo to. Ni volunteer siya hatag og 30,000 kay para sa akong papa niya. Wala niya gipalong ang video call ato kay ganahan siya makakita nga makuha ang kwarta nga sa matuod nga siya gahatag. Sabi po niya, attorney, dati daw wala nang trabaho yung papa niya. Mm. So nagkaroon po ng cancer, high blood at sakit sa baga. Mm-mm. Or sa lungs. So yun po, nakilala po nila si Alvin. Mm-hmm. Kaya yun po, nagpadala po ng pera. Pagpadala kwarta, ma'am, wala pa dito siya to natulog, ma'am. Gihuwat niya nga maabot ang kwarta sa amo. Amo siyang gipicturan si papa o niya gipakita na mo sa video call nga nadawat ang kwarta. Hindi daw po natulog si Alvin nung pagpadala ng pera. Tapos po, hinintay niya po na matanggap ni nila Miss Maybelline yung pera, kaya pinicturan po nila yung tatay nila. Bakit ka humihingi ng ganun kalalaking pera kay Gerald? 2 million pesos in total, at nagagalit ka pa, minumura mo siya, tinuruan mo pa siya na kunin ang cards ng nanay niya, mangutang. Itong debit card, ma'am, giingon ni Gerald, siya may ni offer ato, ngayon lang kunong kuhaon ang debit card sa iyong inahan. So, attorney, si Gerald daw po yung nag-offer na kunin na daw ni nila yung debit card ng nanay niya. Wala man sa tunad, ayun, ma'am, kay kuan. Mahadlo po siya sa iyong mama, anak, sa iyong papa nga may bawaan.
Hindi daw po natuloy kasi daw po matatakot siya na malaman ng nanay tsaka tatay niya. May maibabalik pa ba kayo? Maybelline, kasi ang problema natin dito, gustong mabawi nila Gerald at ng mama niya ang mga perang na ibigay sa inyo. Ma'am, katong gi-offer niya nga kuan katong para sa balay, nagpadala pod siya, mao nang nakadako og padala si Gerald tungod anang balaya. Unya ang nakasayo pod namo, ma'am, wala namo giingon sa iyang mama, sa among mga ginikanan nga kuan nagpadala siya, sige. Yun daw pong pinadala ni Gerald attorney para daw po yun sa bahay. At yun naman pong ano, yung kasalanan daw po nila, yung fault nila, Miss Maybelline, hindi po nila pinaalam or pinaalam sa parents nga ni Gerald na ganun po pala yung rason. Ganito, Maybelline, ha? Pasensya ka na kasi nandito yung mga chat mo. Bilang 17 years old, no? Please lang wag mong ugaliing magsinungaling, mapapahama ka dyan pag nagkataon. Sabihin mo na lang yung totoo dahil tinanong kita kanina. May resibo din sila, Maybelline, actually kompleto. Ang tinasabi ko sa'yo, sabi mo kanina, si Gerald ang nag-volunteer na kunin ang debit card ng kanyang mama. Ito, ikaw ang nagsabi nito. Sabi na, humiram ka sa mama mo, yawa ka. Sabi na, hanapin mo yung debit card, di ba, gag***. Ikaw ang nagsabi nun, Maybelline, hindi mo naman hinahanap eh. Kasi sa ano po yun eh, pang ano sana ng suma ni sa kuya ko. Hindi yun natuloy. Yun na nga. So, ikaw ang nagsasabi na gawin yun ni Gerald sa sarili niyang nanay. Yung checking po kasi nandun yung ano yung sahod ko po pumapasok. Tapos yung credit card ko naman pwede kang ano doon ng pera, umiram ng pera. Alam mo ba? Oo. Alam mo ba may bilin na krimen itong ginagawa mo at kahit minor ka, posible ka pa ring makasuhan dahil yung age of criminal responsibility naman kahit na ganoon. Hindi ka man i-commit sa kulungan ay meron kang pupuntahan. Napoy mao po nagbinastos ko istorya tungod po ani yang gisen. Maybelline, sabihin mo sa akin yung totoo, ikaw ba ay tinuturuan ng ibang tao para gawin ito o sabihin ito? Kaming ilang sitwasyon, ma'am, ni Gerald. Iko ka taon ni, kami ni Papa, mukuyo ka rami, huwag may kibaw. Kung di, kung nganong nagsigiyo pa ng pagta, di pangatana na ko siya. Kuya, marunong ka mag-Tagalog, di ba, sabi mo kanina? Gamay kasi, ma'am. Maliit lang. Konti lang. Bakit ganun? Bakit ganun? Nahirapan kayong mag-Tagalog pero dito pero sa chat. Ang sa chat. Dito sa chat matatas kayong mag-Tagalog. Please naman. Ahaba ng message dito ni ano eh. May message siya na nagsosorry sa mami ni Gerald. Ang haba na Tagalog. Diyos ko. Kompleto ako niyan. Alam mo, ang talino mo ng scam sa anak ko, pero hindi ako, hindi mo kakaya kasi may otak din ako, hindi lang ikaw. Kasi itong anak ko na kaya mo, pero ako, hindi ako, hindi kita uurungan. Talagang ano, nag-iisang anak ko lang ito. Hindi pwede, hindi tama yung ano yung ginagawa niyong ganyan. At saka pag wala na kayong makuha sa anak ko, inaano nyo pang mag ano sa PayPal, yung PayPal hindi ka ako marunong kung ano yung sa ano sa ano ba yun sa transfer na mag ano ka bibili ka yung sa PayPal, hindi ako marunong nun, mas marunong ka pa nga sa akin eh. Pasensya na siya, pasensya, ibabalik yung pera kasi ang pagkasabi mo pa alam na yung sa text mo sa anak ko, ha? Na akala namin alam ng mama mo, if kami my parents at nagkakalda ko ba kami magtrabaho dito, ibibigay namin yung pera na ipon ng anak namin. Ang kakapal ng mga mukha nyo, para kayong bulate na ano linta na ano na naging palabugasan pala yung anak ko sa inyo. Ang laki ng perang pinakawalan niya, nagkautang pa dito. Sige. Ano? Ingiti-ngiti ka? May evidence sa kami. Inutusan niyo pang mag-apply ng mga financial, mga wiring transfer, ang kakapal ng mga mukha niyo. Ikaw ba talaga ay tinuturuan ni Maybelline dun sa mga ginagawa mo? Ibig sabihin, siya ba talaga yung nagsasabi? Mangutang ka?
At kung opo, ma'am. Siya talaga, katulad nung nandito sa chat ninyo, hindi ikaw ang nagboluntaryong nagbigay sa kanya. Hindi po, ma'am. At kapag hindi ka magbibigay, makikipaghiwalay siya sa'yo. Mumurahin niya ako, ma'am, at saka awayin niya ako. Ang bibigat pa niya mga salita niya, ma'am, kapag wala akong maibigay sa kanya, mumurahin niya ako ng ilang beses, ganun po, ma'am. Sige. At anong gusto niyo pong mangyari kapag di nila naibalik yung pera para diretso tayo dito? Ano po ang gustong gawin ni Sir Gerald kapag hindi naibalik yung pera? Dahil pera niya po yan. May kulong. May kulong daw eh. Gusto niya pag hindi maibabalik, okay, magpapile ng ano, the order attorney, yun ang sabi niya. Okay, so saka nakikita ko dito, may krimen na posibleng or kasong posibleng ma-file dito kay Maybelline. Even if minor siya, kinikilala ng batas na posible pa rin siyang ma-file ng kaso. Hindi man siya i-commit sa kulungan, ikukulong siya sa isang youth center o rehabilitation center. Kaya Maybelline, mabigat itong kakaharapin mo at magkakaroon ka ng criminal record pag nagkataon. You're only 17 years old, Maybelline. So kung ako sa'yo, magsabi ka na ng totoo, ikaw ba ay tinuturuan ng kahit na sino na sabihin itong mga bagay na to? Kasi yung mga nabasa kong conversation, sa'yo galing yung ganong klaseng mga ideya na kunin ang debit card, na kunin ang umutang sa financial institution, mga ganon. Kaya po nagmura ako sa kanya. Video po, video. Anong laman ng video? Bastos po. Yung ari niya po. At anong meron sa ari ni Sir Gerald? Sinesend niya sa'yo. Ano po daw yung mga video na yon? Ano yung video niya? Video ng ari ko. Video ng ari daw po niya, bakit, attorney. Bakit po kayo nagsisend doon kay Ma'am Maybelline? Bakit ka nagsisend? Kasi kapag ayaw niya ibigay yung gusto niya kasi, ma'am. Kasi wala na akong maibigay, ma'am. Kasi ilang beses na siya na pinagmumunaan niya talaga ako. O sige. Maybelline, kayo ba ay nag-video sex ni Gerald? No, ma'am, dara yung ipang-send nga video, ma'am. Kung, usay, kung dili ko masugot nga, mutanaw siya ha, kay masuko siya. Ah, so may mga video daw po siya na nagmamasturbate siya, tapos kung hindi daw po, hindi daw po titignan ni... Ngayon, magandali na siya, ma'am, ito lang na itong konbo ha, kay basig makabasa imo mga kung kuya, maguwang dira. Kung hindi po papanoorin ni Gerald, magagalit daw po siya. Si Gerald magagalit kung hindi papanoorin ni Maybelline yung video na pinagsisend po ni Gerald. Pero ikaw, Maybelline, pag ganon, naka-open din yung video mo. Nakikita po, pero ano, di po ako nakikisali. Pag galit po siya kasi, pag di ko yan sinunod na tumingin sa kanya na ano yung ari niya, nagagalit po din siya. At pinapanood mo lang si Gerald, hindi mo ginagawa, hindi mo siya sinasabayan, may saplot ka ba? Kanya lang po lahat. Sa kanya daw po lahat, attorney. Ako lang po, ma'am. Aminin ko po mo yun, ma'am. Kaya po nagmumura ako sa kanya. Nagmumura ka sa kanya kasi sa pera nangihini ka. Pag di po ako titingin, nagagalit po siya. Okay. Di ba ako nagagalit? Kapag sinasabi ko sa'yo, kapag wala akong maibigay na money sa'yo, ayun, mumurahin mo na ako. Pisting yawa, ina mo, kakabuisit ka. Ayun na yun. Nababasa ko mga message mo kapag wala akong money na maibigay kasi na-stress na pa ako sa trabaho, di pa ako kumakain. Sinasabi mo yan, na wala kang pakay sa parents mo. Aminin mo naman kasalanan mo, di kay ako lang. February 28, po yan, which is 2,750.90 Canadian, 110,000 yun, yun ang last na pinadala. Tapos pinambili ng iPhone 12 na Pro Max. Wow, iPhone 12 Pro Max. Yan sa pera ng anak ko. Sinabi daw ni Gerald na wala siyang pakialam sa kanyang mga magulang. Ibig sabihin ay talagang gusto niyang ibigay yung mga pera na iyon. Ilang beses ka talaga humingi ng pera sa akin. Minumuram mo na ako eh. Hindi na ako nakapagbigay. Paipunin mo naman ako sabi ko sa iyo. Ayun, nagmumura ka na. Nakalunpa ako ng ano... 10,000. Hindi ka na tingin 10,000 mo. Alam mo yan. Huwag ka naman magsinungaling. Eh sabi mo, nung binayad ko ng credit card ko, sabi mo, ang laki ng kulang, buisit. Ayun, ano yun?
pwede mo namang hindi padalhan si Maybelline, pero pinadalhan mo siya. Yes, pinipilit ka niya. Yes, tinuturuan ka niyang gawin yung mga sinasabi niyang gawin mo, katulad ng pagkuha sa iyong parents or pagnakaw, pero pwede mong tanggihan, pero ginawa mo. Yun yung sa'yo. Tapos, ikaw naman Maybelline, kahit sabihin mo na may pinapadalang mga video sa'yo si Gerald ng ari niya, pwede mo rin naman siyang i-break, hindi ba? Pwede mo naman siyang i-block kung talagang nababastusan ka dun sa mga ginagawa ni Gerald, pero hindi mo ginawa dahil nakikinabang ka sa pera niya. Ito yung mga, kumbaga, real talk sa inyong dalawa. Okay? Naintindihan nyo ba? Ang tanong, kung pwede bang kasuhan si Maybelline, pwede kahit na 17 siya. At kung sino man yung accomplice o kumbaga kung sino pa yung ibang involved doon sa ginawa nilang pangunguha o panluloko ng pera. Ang aking tanong na lang, isa na lang, saan napunta yung pera Maybelline? Sa bahay at sa mga gamit mo. Tama? Oo, lakad po ng requirement. Magkano na lang yung perang natitira ngayon? Wala na talaga po. Kasi wala na? Zero? Pero yung bahay na tinatayo, andyan pa naman. Malaki pong bahay. Yung bahay na pinapatayo? Opo. Ikaw ba willing kang ibenta na lang itong bahay na to para ma-refund mo si Gerald? Nagutulog ka po, anak. Napa po yung trabaho ko sa Disyembre. Niundang po kay tungod kay gusto sa ni Gerald nga. Meron daw po siyang tatlong anak at nagtatrabaho pa po siya. Eh sinabi po ni Gerald na patigilan po sila kasi daw po papupuntahin daw po dyan sa kanila kay Gerald. At ipapalaka daw po yung mga requirements. May ebidensya ba kayo nun, sir? Oh, meron. So ngayon wala ka ng paasa ka sobra, sabi nga po nito ni Maybelline. Ikaw ang bahala, sabi ni Gerald. Bakit ganyan ka? Akala ko ba mahal mo ako? Sabi ni Gerald, ginagawa ko naman lahat pero ayaw ko nang matuklasan ni mama ko na pinapadalhan kita. Sabi ni Maybelline, ganyan ka na sa akin, ang sakit, ginawa ko naman para mapasaya ka, ang sakit sobra. Sabi ni Gerald, sinabi ko kasi kay mama na need ng show money. Anong hindi na sinasabi mo, Gigi? Iniiwasan mo, ayaw mo gumawa ng paraan. Sige, pag malibog ka, iiwasan din kita at di ako mag-online, wisit. Sabi po ni Gerald, gumagawa ako ng paraan, my God naman. Sabi ni Maybelline, Gigi, dapat mabilis di kay scam, Gigi ka naman. Nababadtrip na si kuya at mama, Gigi naman to. Sabi okay. ni Gerald, hindi nga to scam. Sabi naman ni Maybelline, last na, PI, dapat doon ka na lang kumuha kay mami mo. Para okay na, madali na lang, tsaka isa sa uli lang ni kuya. PI, certificate lang kukunin, Gigi. Naman. Sige, okay. Gerald, sa harap ng iyong magulang, sa harap ni Maybelline at ng kanyang pamilya, please sabihin mo yung totoo. Kusa mo bang mga ibinigay ito para mapapunta ang pamilya ni Maybelline sa Canada na hindi alam ng magulang mo? Aminin ko po yung ma'am. Alam kong nagagalit ang mga magulang mo, no? Andyan din yung daddy mo. Pero ikaw ba? Kasi pera mo to. Okay, you're 22 years old, pera mo to. Naiintindihan ko na sobrang concerned at nasasaktan yung mga magulang mo para sa'yo, pero individual ka pa rin. Gusto mo bang kunin o bawiin itong mga pera na to kay Maybelline at bakit? Opo, ma'am. Gusto mo talaga bawiin? Kasi pinaghirapan ko yun, ma'am. 2 taon na ako nagtatrabaho sa Lumbos. Pero gusto mo talaga na mapunta dyan sa Canada itong pamilya na to? Opo, ma'am. Mahal mo pa ba si Maybelline? Hindi na po, ma'am. Kasi ganun na nangyari eh, pinagbumuraan na ako na awain. Okay. Kapag wala akong maibigay sa kanya na gusto niya. Ikaw ba ang nagsabi sa kuya ni Maybelline na huwag magtrabaho at ayusin na lang yung mga papeles papuntang Canada? Wala po akong sinabi ng ganyan po, ma'am. Oo, hindi. May ebidensya ka? Ay. Sinabi ba yun o hindi? Dili, ma'am. Pwede mula kao si Maybelline, ma'am. Nga siya raw sa kinanong president. Okay. Ako man daw ang iyang ipakuyog, si Gerald mismo ang isulti, na ipakuyog ko ni Maybelline para na i-guardian, kaya di pwede si Maybelline nga siyari mula taong ato kay Dilay Tugtan. Okay, so sabi daw po ni Gerald kay sa kuya niya na samahan daw po niya si Maybelline sa pag-asikaso ng mga papeles since minor pa po si Maybelline. Ma'am Maybelline, well, pwede bang yung bahay na pinapatayo, pwede bang ibenta yon?
dili ma'am, lisod kayo diri ma'am. Ano daw? Hindi may puyan nang diri ah. Hindi daw po nila maibenta kasi sobrang hirap daw po ng buhay nila doon. Wala na silang ma Digoba na tong karaan ng balay. Wala po silang matitirhan dahil sinira na po nila yung dati nilang bahay. Si Papa ma'am, dili na pwede ma'am kay magtrabaho kay gamay sakit si Papa ma'am, magtod karon gamintin pagtambal. Pero sino ang may gustong magpatayo ng bahay na yon? Si Alvin po. Para daw po maayos kasi ano po, nung bahay po namin noon na masudlan o tubig ma'am ba? So si masudlan Gerald ang may gustong magpatayo ng bahay na yon? Oo. Ikaw ang nagsabing magpatayo ng bahay na yon? Opo ma'am. Ayun kasi Gerald eh, para magkaroon ng crime na estafa, kailangan sana ay niloko ka nila. At dahil niloko ka nila ay nag-decide ka na ibigay yung pera mo sa kanila. Pero sa nakikita kong ito, hindi ka naman nila niloko. Inamin mo na binigay mo sa kanila ito para sa mga kadahilan ng pinag-usapan natin. Katulad nun, gusto mong pumunta sila ng Canada, gusto mong magpatayo sila ng bahay. Gusto mong ipagamot ang tatay ni Maybelline. Inamin mo yun at maraming salamat sa pagiging honest, Gerald. Opo, ma'am. Ang nakikita ko dito, kailangan nyo pong mag-usap bilang pamilya, Ma'am Jocelyn, Daddy Refuerzo, Gerald. Dito po sa nagawa ni Gerald, Ma'am Jocelyn, kayo po yung kakausapin ko. O, sige po, ma'am. Ma'am, yun po yung magiging tulong namin no, na nalinaw na ngayon kung ano ba talagang nangyari. Opo, ma'am. Opo, attorney. At ma'am, sa tingin niyo po, ano po ang gagawin natin? Ano pong gusto niyong mangyari ngayon? Na nalaman niyo na kusa pong binigay ni Gerald ang mga bagay na ito kila Maybelline. So wala po kaming ano makukuha po, attorney, ganun po ba? Parang wala kasi itong anak namin po, yung 22 years old na po siya pero yung batang isip po hindi siya makapag ano nang maayos po. Pagdating po sa pera, magaling siyang, kumbaga magaling siyang, masipag siyang magtrabaho, pero yung maano siya, madali siyang manipulate yung kwan kasi yung isip niya is not fully matured sa compared po sa age niya. Sige, naiintindihan ko 'yun, ma'am. Ma'am, sa totoo lang, no, bilang abogado, pwede pa rin naman kayong mag-file ng kaso kung talagang gusto niyo pong bawiin. Pero yun lang ang sinasabi ko, advice din po, kasi patas kami. Yung advice lang din po, kailangan yung patunayan na niloko ni Maybelline si Gerald para po manalo kayo doon sa kaso na yon. Pero kanina po kasi sinabi na ni Gerald na kusa niya pong binigay. Ngayon, ganito na lang. Maybelline, gusto ko lang ng win-win solution para sa lahat. Please, Maybelline at ang kanyang mga pamilya. Nakita nyo naman ha, naging honest naman din si Gerald, Maybelline, Lemuel at Tatay Samuel. Na-appreciate nyo yun, di ba? Hindi nagsinungaling si Gerald, okay? Hindi niya kayo pinahirapan. At alam nyo din na tinulungan kayo ni Gerald na ipagamot yung tatay nyo, nakapagpatayo kayo ng bahay. At totoo naman na gusto niya kayong papuntahin sa Canada. Kaya lang yun na yung limit ng kaya niyang gawin eh. To the point nga na nangungutang siya eh. Nakita niyo yung effort ni Gerald doon. Ang kakasuhan po, ang sinasabi ko po, kailangan niyo pong mag-ipon ng ebidensyang nagpapatunay na may pangloloko pong nagawa kay Sir Gerald. At yun po ay karapatan ninyo, no? Pwede po naman talaga ninyong gawin yun. Ang ano po namin, yung mabawi po lang ng pera. Yun po ang problema, ano po, ma'am, nagastos na nila yung pera eh. Obviously. Pwede po tayo mag-file ng kaso, ma'am. Pwede naman yun. Sinasabihan ko lang din po kayo na yun po yung magiging problema natin later on kung wala pong pangloloko. Okay? Pero pwede naman tayong mag-present ng mga ebidensyang meron na panloloko. Kung may mabibigay po kayong mga ebidensyang ganon. And then Maybelline. Narinig mo yun, gusto kang kasuhan ng pamilya ni Gerald. Handa ka ba kapag ginawa nila yun? At madadamay din ang kuya mo at ang tatay mo dahil yung pera ay pinapadala sa account nila. Ang sinasabi ko din sa inyong tatlo, kung meron kayong maibabalik, in good faith lang, magkano ngayon? Meron ba? Kahit konti lang, kasi 2 million pesos to, wala ba kayong pwedeng ibalik sa kanila? Ma'am, pwede ang cellphone na mo, amulan ibalik ya. Okay, sige. Pag-uusap, ibenta yung iPhone 12,
Kung ano man yung nabili nyo doon, kailangan nyo na pong ibenta dahil pag tinuloy nila yung kaso, ayun nga, magkakaroon tayo ng problema. So, pag-uusapin ko po kayo off-air. Okay? Kung ano yung mga pwede nyong ibenta, okay ba yun, Maybelline? Mister kay mamu, naundang ikos trabaho, ma'am, para lang makaabot din ha. Yun nga, no? Mainit na mainit ang ating mga netizens. Pero ang nakikita ko kasi doon, kung gustong magkaso ni Gerald at ng kanyang mga magulang, pwede naman. Ako bilang abogado, meron naman akong mga pwedeng sabihin, pwedeng i-adduce as evidence para palabasin na may pangluloko na ginawa si Maybelline. Kung gustong i-allege ng kanyang nanay o ng kanyang magulang na mentally iba yung age o iba yung mental age ni Gerald, pwede namang ipatingin siya sa isang psychologist and para ma-prove natin na iba nga yung mental age niya, madali siyang maloko at yun yung magiging basehan kung bakit merong panglulokong nagawa itong si Maybelline plus yung short period of time. Marami kasing pwedeng gawin bilang abogado pag doon ako magsaside. Nagiging patas lang po kami dito. Ngayon, doon sa side din ni Maybelline, meron din siyang mga pwedeng sabihin para mapatunayan walang panluloko. Pero kung gusto natin ng fair, ang sinabi po namin sa complainant, kung gusto talaga nilang magkaso, ito yung mga pwede nilang gawin. Okay? At kung hindi, kung hindi naman magbabalik itong sila Maybelline ng kahit na ano, kasuhan na lang. Okay? So, itong pamilya Unabia, sabi naman po nila, ibebenta nila yung mga iPhone, yung bahay. Babantayan po namin yun kung talaga bang maibibenta itong mga naipundar nila mula sa pera ni Gerald. At kung hindi, ang desisyon nga ng pamilya Refuerzo ay kakasuhan nila itong pamilya Unabia. Ayun, medyo masalimuot lang po yung kaso na yun, pero yun yung nakikita kong pwedeng gawin. Okay. Masusunod pa rin kasi yung parties eh. At kung ano man yung piliin nila, doon na lang kami magbabase. Gigit na lang po kami dito kasi pareho talagang may problema eh, yung dalawa. Nalulungkot po kami bilang para sa mga magulang ni Gerald, pero narinig naman ng mga magulang ni Gerald kanina na kusa po na binigay ni Gerald at may mga messages pa po si Gerald na ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang yung ginagawa niya. Actually, Sherry, di ba may mga ganong instances. Mm-hmm. Yung parang nagde-decide ka, pag na-in-love ka, meron kang mga bagay na ayaw mong ipaalam eh sa magulang mo. So, may mga ganong pagkakataon na I think ito, isa yun sa mga ganong pagkakataon. Yun nga lang, sobrang lala lang nung nangyari. So, ang lesson lang din sa mga magulang din ni Gerald is yun, babantayan talaga nila yung anak nila para hindi na maulit-ulit na ganito, maabuso siya ng kung sino man yung makakarelasyon niya. Kasi may mga kliyente din po kung ganyan, grabe magbigay sa kanilang mga girlfriends, hindi mapigilan ng kanilang mga mahal sa buhay. May it be kapatid, magulang, anak, hindi sila mapigilan eh. Pag na-in love sa girlfriend, ang daming binibigay na pera. Tapos ang gustong bumawi nung mga binigay, let's just say, mas malaki pa nga kesa kay Gerald eh. Yung isa nga 25 million eh, kung magregalo 10 million dahil Pasko lang. Tatlong kotse, ganyan. So, nalaman ng pamilya, gustong ipabawi yon. Very, may mga ganito talagang pangyayari. So, gusto kong gumit na. Pero tutulungan namin pa rin ang pamilya nila Gerald Refuerzo makabawi kila Unabia. At yun ang kanilang pangako na magbibenta sila ng mga kung ano man yung napundar nila mula dun sa pera. Pag walang naibenta, kakasuhan. Yun po yung gagawin namin, okay? Nung una siguro kusa dahil may love, pero yung bandang huli namimilit na iba na yun. Sabi po ni Maria Remedios Bacani. Yes, yun nga yun eh. Kaya nga sabi ko, pwede pa rin nilang kasuhan kasi meron talagang mga pwedeng gamitin para palabasin na merong pangluloko dahil namimilit na nga. Although, meron ding mga conversation si Gerald at ang kuya ni Maybelline na sinasabi din nila Lemuel, hindi daw nila alam. Okay, so, posible pa rin kasuhan niya. Oo. Basta okay. Depende lang sa ebidensya yan eh. So, sabi nga namin, basta pag hindi nagbalik ang pamilya Unabia, kakasuhan na lang. Okay. Tutulungan na lang namin sila Gerald na kasuhan sila.